Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kami po dito sa St. Paul United Methodist Church ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo sa mga panahon ng dalanginan. Ito yung mga panahon na patuloy na iugnay natin ang ating sarili sa Diyos dahil sa kasalukuyang kalagayan ng bayan natin, kalagayan ng buhay natin, ay patuloy na tayo'y nakakaranas ng hindi pa rin normal, abnormal pa rin ang kalagayan ng bayan at kalagayan ng bawat isa sa atin. Kaya sa panimula ng ating dalanginan sa umagang ito ay inaanyayahan po namin kayo na awitan natin ang ating Panginoong Diyos. Kung alam ninyo ito, kung meron kayong mga himnaryo, buklatin ninyo ang To God Be the Glory bilang panimula ng ating dalanginan sa napakagandang umaga ng Sabado. To God be the glory, great things He hath done, so loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life on atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord. Hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son and give Him the glory. Great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He has taught us. Great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son and give Him the glory. Great things He has done. Sa madaling manalangin, papuri at pasasalamat ang aming dinadala sa inyo, dakila naming Panginoong Diyos, sa panimula ng aming gawain. Ibinabalik namin sa inyo ang pagdakila dahil sa inyong biyaya at pag-ibig na ibinangon mo kami sa napakagandang umaga. Dinala mo kami sa bahay dalanginang ito para patuloy dakila naming Panginoong Diyos na kami ay makipag-ugnay sa inyo. Dahil ito ang pinakamagandang bagay na dadalhin namin sa panimula ng aming gawain sa napakagandang umagang ito. Kaya nga dakila naming Panginoong Diyos, hinihiling po namin ng iyong banal na Espiritu, pangunahan mo kami upang mahahayag ang iyong kaluwalhatian at madala namin sa inyo ang lahat ng mga karaingan namin, karaingan ng bayan at mamamayan ng aming bansa. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos, Amen.
Hayaan niyo na bumasa ako sa mga salita, talata ng ating Panginoong Diyos na itong magiging batayan ng ating devosyon. Kung inyong nabasa na ang devosyon natin sa napakagandang araw na ito, ito ay matutunghayan natin sa sulat ni Apostol Juan sa kabanata 20 sa mga talatang 19 hanggang 23. Pero hindi ko nababasahin lahat ang mga talatang ito sapagkat ang mga talatang ito, kung inyo napapansin, ay natapos na natin ito during the resurrection, part of the resurrection celebrations of our Lord Jesus Christ. Pero inulit ngayon, dahil ito naman ang kaugnayan, ito ay may kaugnayan para sa pagdiriwang natin ng Pentecost that we celebrate tomorrow. Ganito ang winika ng ating Panginoong Diyos. In verse 21 ang babasahin ko po. Ganito ang winika ng ating Panginoong Diyos. Sinabi naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningaan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatatawad. Ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay manatili at managana sa inyo sa pagkabasa at pagkarinig natin sa mga talata ng ating Panginoong Diyos. Tayo sumandaling manalangin. Banal naming Diyos na makapangyarihan, nandito kami para patuloy na kami ay makipagtalastasan sa inyo. Salamat sa mga salita man na binasa namin. Ito'y mga daan patungo sa inyo para malaman namin kung ano dapat namin gawin sa aming patuloy na paglalakbay sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na sa panimula ng aming pakikipagtalastasan sa inyo, ang iyong banal na Espiritu ang siyang sumaamin para patuloy na ipinagdiriwang namin ang iyong dakilang pag-ibig at ang banal na Espiritu na nasa aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Diyos, ito po ang aming panalangin. Amen. Muli dinadala namin sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng St. Paul United Methodist Church, kami na mga manggagawa ng St. Paul, ang aming pagbati sa inyo, magandang umaga, magandang buhay, magandang kalagayan sa gitna ng kalagayan ng bayan natin. Nandito tayo para patuloy na patutuhanan natin na hindi yung mga bagay na karanasan natin, hindi yung pinagdadaanan ng bayan natin ang siya naging dahilan o magiging dahilan para ihinto natin ang ating dalanginan sa ating Panginoon Diyos. Sa napakagandang umagang ito, araw ng Sabado, kinabukasan ay magtatapos na po yung itinakdang MECQ ng ating bayan, dito sa Metro Manila. And after this, tomorrow, hindi natin alam kung ano ang magiging kalagayan uli na ibibigay sa atin ng pamahalaan. Either we can continue the MCQ or we can continue the GCQ. Ngunit mga kapatid, sa ganitong kalagayan ng bayan natin, isa lamang ang dapat nating pansinin sa buhay natin. Yung mga bagay na pinagdadaanan ng bayan natin ay walang ibang makakatulong, makakagabay sa atin. Kundi ang patuloy na pakikipagtalastasan natin sa Diyos, patuloy na pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang kanyang mga salita, ang banal na Espiritu ang siyang makakapagbigay sa atin ng patuloy na lakas at patnubay biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. And at the same time, tomorrow we celebrate the Pentecost. Ngayon, today, Saturday, is the last day for the celebrations of a part of the resurrection celebration of the Lord Jesus Christ. And tomorrow, we celebrate Pentecost. Ano nga ba ang Pentecost? There are several meaning of Pentecost. Pentecost is the powering of the Holy Spirit. The Holy Spirit come to us so that this Holy Spirit will be the one to guide us in the continuity for the ministry of the Lord Jesus Christ that He left us. Yung ministeryo na iniwan ni Kristo, tayong magpapatuloy. At dahil ito yung Pentecostes, ito rin yung kapanganakan. This is the birth of the church. Did you remember in Acts? Ito yung panimula ng pagbuo ng iglesia na pinanimulan, hindi man nakita, o hindi man napasimulan ng ating Panginoong Jesucristo in personal. But the birth of the church ay nagpanimula in per se sa ginawa at gawain at ginawa at iniwan ni Kristo sa buhay natin na ipinagpatuloy ng kanyang mga disipulo, ng kanyang mga apostoles.
Kaya nga, mga kapatid, itong pagdiriwang ng Pentecost na ito, there's a lot of things that we can recognize ang Pentecost sa buhay natin. Marami tayong mga Pentecost sa buhay natin. Pero yung Pentecost sa buhay natin ay hindi natin mararamdaman at mararanasan kung hindi tayo mismo ang gagawa at kikilos para maranasan natin ang Pentecostes o ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya there is only three that I would like to share upon you on this very, very significant day, a day prior to the celebration of Pentecost. Mga kapatid, first, this, read your Bible every day and you will understand the work of God for the past, today, and the coming day ahead of us. Napakahalaga ng banal na salita, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay nasa atin araw-araw para malaman natin kung ano yung mga direksyon ng buhay natin. Diba? Ang salita ng Diyos ay nagtuturo. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng energy. Ang salita ng Panginoong Diyos ay nagbibigay sa atin ng bagong buhay. Ang mga salita ng ating Panginoong Diyos na nandito, ito yung nagtutuwid sa atin sa mga bagay na hindi tama para sa ating mga buhay, para patuloy tayong gumawa at kumilos. Sapagkat merong salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng bagong pag-asa, bagong buhay, bagong kaunawaan, bagong kaganapan ng buhay, sapagkat walang ibang makakatulong sa atin kundi yung mga payo, yung banal, yung mga salita ng ating Panginoong Diyos na lagi nating pinagdidili-dilian. Kami ni Kuya Fred, lagi kaming araw-araw meron kaming discussion ni Kuya Fred. At lumabas sa mga discussion namin ni Kuya Fred, ano kaya ang mangyari ng mga bata, ng mga mag-aaral kung hindi matutuloy ang pag-aaral ng mga bata sa mga panahon nito? Ano kaya kung next year? Did you imagine that? It is very important that our children go to school to learn more a lot. And at the same time, it is very important that we continue to learn the Word of God by reading our Bible. So that what happened to our nations, to our life, there is a Word of the Lord Jesus Christ to be guided according to the will of the Lord. Second in this, mga kapatid, pray every day. Manalangin tayo araw-araw. Huwag nating wawalain ang ating panalangin, ang ating komunikasyon, ang ating pagkikipag-ugnay sa Diyos. Look at this. Pray and God wants us to be in a communication with us. Nais ng Diyos na makita yung ating yung pagkikipag-ugnayan natin sa Kanya para yung Diyos nating pinaniniwalaan ay lagi namang nakipag-ugnay sa atin. Walang ibang lakas ng buhay natin, kundi ang patuloy na manalangin tayo. Itong pagdiriwang ng Pentecostes, hindi mo mararamdaman ano nga ba ang Pentecostes sa buhay mo. If you don't pray to the Lord, the Holy Spirit will not come to you. Read your Bible, pray every day, so that in the celebration of Pentecost, you remember that the Holy Spirit is available for all of us. Pero you cannot feel the Holy Spirit if you cannot pray to the Lord. In praying every day, you will invite the presence of the Holy Spirit in your life. Amen o ba doon? Amen. Amen. Pangatlo na dapat nating makita rito sa mga talatang ito is that try to do something thoughtful for someone else. Try to do something thoughtful to someone else. Meron akong nabasa dyan sa FB. Alam niyo, mahilig akong bumasa sa FB. Merong isang worker sa isang kumpanya na matagal na. Pag pumapasok sa kumpanya, yung gwardiya, lagi niyang sinasabihan, hello, good morning. Pagka umuwi, hello. Tapos, goodbye. Lagi niya everyday, ginagawa niya. Ginagawa niya everyday for several days, I think more than 30 days, na tuwing pumapasok sa kanyang trabaho, pag nadaanan niya ang gwardiya, hello, good morning. Pag umuwi, hello, goodbye. Everyday that. One evening, alam niyo mga kapatid, isang gabi, nung walang mapansin ang gwardiya na nagsabi sa kanya ng goodbye, nag-isip ang gwardiya, ano kaya ang nangyari dito sa babaeng ito na laging nagsasabi sa akin, goodbye kapag umuwi galing sa trabaho, pagkatapos ng trabaho. So ang ginawa ng gwardiya, inikot niya ang kumpanya, binuksan niya lahat ng mga bagay na nandun sa room ng kumpanyang ito. Sapagkat sa kanyang isip, bakit today, tonight, walang nag-goodbye sa akin? Pumasok sa kanyang isip at alaala na napakahalaga yung ginagawa ng babaeng ito. Hello, good morning! Hello, goodbye! At sa panahon na kailangan ng babaeng ito ang tulong at gabay, yung babae
na lock sa isang room na kung saan ay nandun yung mga bagay na ginagawa niya. Lahat ng mga room binuksan ng gwardiya, at nung binuksan niya ang room na yon na kinalalagyan ng babae, nakita niya at that time na very tragic yung buhay ng babae. Say something thoughtful to someone so that in the time that you will need, there is somebody to help you, and that is the Lord Jesus Christ. Loving your neighbor, doing something nice to someone, gumawa tayo man ng mabuti. At yung mga bagay na ginagawa natin sa mga bagay na ito, by doing God's commandment every day, you are opening yourselves and making available to the presence of the Holy Spirit and saying, come, Holy Spirit, in our life. Mga kapatid, don't miss the most important thing in the celebration of Pentecost. And in doing the celebration of Pentecost, always read your Bible. Always pray to the Lord. Always do something to everybody, most especially to the Lord, so that in the midst of trials and circumstances, the Holy Spirit will come on you. And you can say to the Lord, come, Holy Spirit, fill my life. Kaya mga kapatid, itong last na araw, before this celebration of Pentecost, inaanyayahan ko po kayo, inaanyayahan kaming lahat, mga kapatid, every day, in your room, whatever you do, hold your Bible, read your Bible, pray to the Lord, do very best to the other people, and doing by this, we are inviting the presence of the Holy Spirit in our midst. And that is our simple meditations for this very wonderful morning sa buhay natin. Mga kapatid, patuloy nating alalahanin na ang presensya ng Diyos ay nasa atin kung lagi nating ginagawa ang mga utos, commandments ng ating Panginoong Diyos. Read the Bible, pray to the Lord, and do something best to other people. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Tayo sa madaling manalangin. Banal naming Diyos na makapangyarihan, ikinagagalak at ipinagpapasalamat po namin ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan. Hindi nagtatapos ang kamatayan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Merong karugtong nito, at ang karugtong na ito ay ang iyong ikatlong persona, ang banal na Espiritu. Salamat dakila naming Panginoong Diyos sapagkat merong mga salita, merong kaming ugnayan na katulad nito. Gumagawa ka na kami ng kabutihan para ang kadakilaan at nakarangyaan ng Diyos na hindi na namin makikita ngunit mararamdaman namin sa presensya ng banal na Espiritu. By doing something to other people, by loving other people, by forgiving other people, by opening ourselves to you in prayer, and in communicating with you by your word, reading your Bible. Kaya nga dakila naming Panginoon Diyos, hayaan mo na sa napakagandang umagang ito, umaga ng Sabado. Patuloy na purihin at dakilain ka namin. Patuloy na iugnay namin sa inyo ang aming sarili. Sapagkat ikaw ang aming Panginoong Diyos na hindi nagmamaliw. Diyos nung nakaraan, Diyos ngayon at sa Diyos sa darating na panahon. Ang Diyos na nasa amin, ang banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng kaaliwan. Patuloy na iugnay mo ang iyong sarili sa amin para kami naman ay makipag-ugnay sa Diyos na makapangyarihan sa buhay namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Diyos, ito po ang aming panalangin. Amen. Patuloy ka po namin pinapasalamatan po aming Ama sa umaga po ito. Simula pa lamang ng aming pagkising ay yes, binigyan mo na kami ng kalakasan at buhay na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa bawat yes, isa sa amin. At ngayon ay patuloy namin ginagamit sa iyong ministeryo sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. Yes. Nawa Panginoon, ikaw ang patuloy na gumabay sa amin, mm-hmm, sa aming ministry na ginagawa po namin na through
the help of the Holy Spirit, yes, na siyang nagbibigay sa amin ng wisdom na kami ay patuloy na magamit mo effectively. Kaya Lord, sa umaga po ito, patuloy po namin inaalala ang mga kaanib ng St. Paul United Methodist Church. Yes, Lord. Tunay Panginoon na napakatagal na, ilang buwan na kami hindi nakikita-kita at nagsasama-sama. Ngunit alam ko po sa Espiritu ay patuloy po kaming nagkakaniig sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong pananalita at pananalangin at pagbabasa ng Biblia, Panginoon. Yes. Tulungan mo na maging matatag ang miyembro ng iglesia namin na kaanib ng St. Paul United Methodist Church. Panginoon, kung sila man po ay nanghihina, sila po ay iyong palakasin. Yes. Higit sa lahat ang kanilang spiritual life sa iyo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito ay matatapos din, yes, sa tulong mo, Panginoon. Sa tulong mo, kasama ka namin sa nararanasan namin ito. Kaya Panginoon, pag lagi mo po silang bigyan ng kalusugan, nilayo mo sila sa anumang mga karamdaman, Panginoon. Yes. At patuloy po namin inaalala mga kalagayan nila na nawa ay nasa maayos silang kalagayan, pinuprovide mo ang kanilang mga pangangailangan at nawa huwag silang makakalimot sa iyo, Panginoon, na laging manalangin, tumawag sa iyo, sapagkat ikaw lamang po ang makakatulong sa aming lahat, Panginoon. Alam po namin ang iyong mga pangako ay patuloy namin pinanghahawakan na hindi mo kami iiwan, ipababayaan man, Panginoon. At walang mga pagsubok na hindi namin kaya, Panginoon, yes, Diyos. Ikaw ang magbibigay ng kakayanan upang mapagtagumpayan namin lahat ito na aming nararanasan. Kaya Panginoon, saan man po sila naroon, ano man ang kanilang ginagawa, patuloy mo silang basbasan, subaybayan, yes, yes, ingatan, at patuloy na improvide ang kanilang mga pangangailangan. Ito po ang aming panalangin para sa kanila. Pagbalain mo po kami lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Dinadakila po namin, Panginoon, ang iyong pangalan sa umagang ito. Pinupurihan po namin at pinasasalamatan dahil ikaw, Diyos, nagbibigay sa amin ng kalakasan, kalusugan, karunungan, katalinuhan naming magagamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang lahat ng aming mga kapatiran na nag-alinlangan at nag-atubili sa kanilang pananampalataya. Nawa po, Panginoon, ang lahat na aming membro ng St. Paul United Methodist Church, magkaroon po sila ng panibagong lakas sa kanilang pananalig na mayroong pananampalataya na matibay kung ano man ang mga pagsubok sa aming buhay na hindi po kami mapapahamak sapagkat nanalig po kami sa iyo na ikaw ang Diyos na umaalalay sa amin. Ikaw ang Diyos na buhay na aming sambahin. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Subalit ikaw, Panginoon, ang aming sinasamba at pinupuri sa pang-araw-araw na minapamumuhay. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang St. Paul School Tundo. Nawa po, Panginoon, hindi mag-atubili sa pag-apapaaral ang mga parent. Nawa po, Panginoon, ang lahat ng mga parent ay magkaroon ng lakas, paniniwala sa iyo na ang dumarating sa aming buhay ng mga pagsubok, ikaw lamang ang aming Diyos na tagapagligtas. Kaya iligtas mo po kami, O Diyos, sa lahat ng mga dumarating sa aming buhay na kami ay nag-alinlangan sa iyo. Dagdagan mo po, O Diyos, ang aming mga pananampalataya upang sa pamagitan ng aming mga hinihiling, lalong-lalo po, Panginoon, ang eskwelahan ay patuloy na lumalago dahil yun po ang aming pag-asa, yun po ang aming ikabubuhay. Subalit, ikaw ang aming Diyos na magbibigay nito ng kaparaanan upang na ikaw po ang nagbibigay ng kaalaman ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng school
na ito. Nawa po, Panginoon, aming dinadalangin sa iyo dahil walang imposible kung ikaw ang pumilos sa aming mga buhay. Ikaw magbigay sa amin ng kagalingan sa lahat ng uri ng aming sakit. Ikaw po, Panginoon, ang aming kaligtasan at lahat ng mga COVID-19 ay iligtas mo po kami. Kaming lahat po na nanalig sa iyo na wala kaming ibang nilalapitan kundi ikaw laman ang aming Diyos na sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Pinagpapala ka namin, Panginoong Diyos, minsan pa sa umagang ito at sa loob ng 77 araw, Panginoon, simula nang ideklara ang quarantine o ang lockdown sa aming bansa, Panginoon, patuloy ka namin inaalala sa pamamagitan ng aming pananalangin. Inaalala ka namin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Inaalala ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabahagi nito ng mabuting balita para sa aming kapwa o Diyos. Panginoon, inaalala po namin, Panginoon, ang aming mga namumuno, ang aming leader o God. Tinataas po namin sa inyo ang aming barangay, ang aming chairwoman, Leia Chua, Panginoon, pagpalain niyo po siya, gayon din po ang kanyang mga katuwang at kasama sa barangay na ito at lahat ng barangay dito sa Tondo, Panginoon. Tinataas po namin ang mga matatapat na punong barangay, Panginoon, patuloy mo silang ingatan at gabayan, O Diyos. Gayon din po ang aming mayor, Isko Moreno, pagpalain niyo po siya, sampu na kanyang mga katuwang, Panginoon, sa City Hall ng Maynila, O God. Kayo po, patuloy na mag-ingat sa kanila, magkaloob ng karunungan, ng pagkong ito, Panginoon, na tunay nga po na ginampanan niya ang dapat gampanan, O Diyos. Dalangin po namin na patuloy mo siyang kalingain, pagpalain, Panginoon, maging ang mga katuwang niya, O Diyos, sa patuloy na pagpapatakbo ng aming bansa, O Diyos, sa pinakamabuti na dapat nitong kalagyan sa panahong ito, Panginoon. Gayun din po, O Diyos, tinataas po namin ang aming mundo, ang buong daigdig, Panginoon, na kasama po nito ang aming mga OFW, O God. Dalangin po namin ang patuloy mong pagpapala, pag-iingat pa rin sa kanila at dalangin po namin na makauwi sila sa kanilang mga tahanan ng ligtas, O Diyos. Purihin ka sa umagang ito, Panginoon, sa lahat ng ito, kayo pa rin ang Diyos na laging nakikinig sa amin, tumutugon sa amin at nangungusap sa amin. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon, ito po ang aming samo dalangin. Amen at amen.